Hiniling lang pong bigyan ng puwang ang mga kapatid natin magsasakaan. Sa gayon po, kasalamuha po ng ating Cardinal, Father Neves, and Father Danny Wang. Bigyan po natin puwang. Bigyan po natin ng daan ang mga magsasakaan na siya mauuna sa ating prosesyon patungo sa Jesus. Chairperson po siya sa Board of Trustees sa Balay Mindanao, si Ate Ibing Paraguya. Ako ba ko ito? Mabuhay! Lahat ng mandaan, madako sa may bulik inyo, di ba? So, bisan ni Ma, naglisod-lisod ang baata na. Nakauma ko ito gayon. Madako sa agbulik inyo, madangay ko, amin, agkahimo tayo, pighimo tayo, ha? Mabuhay sa Tsumila Farmers! Mabuhay! Mabuhay sa ikaw nun! Mabuhay! Ay, inupagin sa ikagiyon ko. Madako salamat sa inyo alanta. Yaong kang gayon mistiyarong para inyo katungod. Ta maliso da istighimo noy, tahura pa nakailit ay tibok Pilipinas. Yan sibo higaon nun daan natungkay analipay ta. Napakita tawa amin tagkahimo bisan hari kita gamit to ino man arbas bayandas pa ata. Ha? So, mabuhay ko yalan, mayadangay ko. Padayon sa pagduma kanit magbabaya para matimo tas gusto ta, mabuhay! Dia orang dua kalinya kayaknya opor mata tak terkejut. Si dua orang kalinya. Oh, nana tanan. Marshall, Marshall, datang masa aku bantu kau. Katong to sa CR. Wala akong kwenta. Magsisimula na po ang ating banal na misa, magsitayo po tayo lahat. Sa lahilain na may sektor, may mga kapatid po tayo galing sa Batangas po.
ating matatas ng mga estudyante. Mga estudyante, mga magtutudlo, mga staff, mga pare, mga madre, tanan, nagpakita na nag-iusap sa inyo sa inyong tumong kamakabot, tangayan, kabot ang inyong ipangandoy, dugay na mo ang ihatag ka ninyo. Mga isuon, karang adlawang, kakong kalipay, kakupasalamatan ang inyo. Papasalamat ang mga isang nila dahil sa malaking inspirasyon na ibinigay niyo sa amin. Sa inyong paglakad at pagkukunyangin upang matamuko ang katarungan ng inyong mga karapatan. Hinapunta sa misang ito, mabati ninyo sa panahon sa Advento, dili lang ang pag-ulan sa Ginoo, panang paglaw. Ang panahon sa Advento, panahon sa paglaw. Panahon, diin kita, nagpuyo diha sa pagsaad sa Ginoo, mutabang ngayon siya sa kapos, mutuol ngayon siya sa mga gihigawan sa ilang mga katungod. Usa sa misa ito, sa atong misa karon, ang among pag-ampo na unta, likuna ninyong paglaong, unta, mapati ninyo na ang tanan aliyah diri, nag-iusap ka ninyo o nagtapang ka ninyo. Padaya ng atong pag-ipiso, o likuna na ang atong paglaong ng atong ipangayo, atong ipakita, ang pag-respeto sa atong katungod, ang respeto sa katungod sa mga luman at mag-uuma, atong ulang. Mula po kita, makapot kayo ng atong ipangandoy. Daghang salamat ka ninyo, maayong mag-abi-abi ka ninyo. Kung kalimbay o tumog na ito, kauban na itong isip, presider sa atong misa, walay lain kundili ang Kardinal sa Manila, ang Arsobispo sa Manila, ang iyang presensya nila ay dakong suporta sa mga mag-uuma sa Sumilaw. Bispo man siya sa una sa bukid doon, His Eminence, Gaudencio Cardinal Rosales. Father and everyone, we have here to the site of Jesus in the Philippines, the Jesuits who are here, the Reverend Empress who was with us a while ago, different, many priests, sisters, students, teachers, and friends of the poor, kamong mga taga Sinaw, all the beloved of Christ, tanan niya pagdaan sa Ginoo. I entered this church of the Jesuit for the first time today. And it's the first time I preside the Eucharist in this church. And what a big place for me that my first Eucharist here is with the poor. And better still, as planned by Providence, the gospel will be according to St. Matthew, where Jesus was with the poor, healing them, curing them, delivering them from many sufferings and illnesses, and to top it all, to feed the hungry poor. What combination of events, if ever I would not say this is Providence. Nakaimon ko na pini primero na higayong na ako makasulod din na po na sipahan ni Jesus o labaw sa kanan na po ka sa kanan po na sa unang kahigayong na ako makabisa ni rin ang kaungan ko kamong mga kabos o ang maayong balita na ipapasakan na ito, mao siya. Ang balita na
iayon ni Jesus mga masakit mo. Nag-antos sa nagkailangan mga sakit, balatian, mga pumri, pumlamaw sa kanan, ipakamo niya ang kabos. Sa pagkabot niya, ninyo niya, sa puntahan sa Ateneo de Manila University. Kung ikugusta ko sa isang kaninyo, aminin mo, huwag ka na kapatid ngunit naghilak ako. Tungkol kay nakita na ako sa inyong mga nahong sa lawas, hindi lang ang pag-antos sunod sa lumakabunan, imong paglakaw, ilig, ulan, tanan. Nakita na ko sa imong pagkatao, apil ang nao, mao ang istorya o kasaysayan sa imong pag-antos. I said, that as they enter the gates of Ateneo de Manila University, somebody embraced me, whose face I recognized from Quignon, as I was their bishop for almost 11 years. I said that I saw not only in their tiredness, the witness that they had suffered, but I saw in their faces the story of pain from suffering, because you are poor. Nakasundi ako dayon, bisan galing diligini akong iskwilaan. Tungkol kay nakahimero ko, musamang naglakaw, samtang naglakaw kamuntanan pa imong diri. At pilkini sa imong tugay ng ipangantoy sa mga katubigan, unta o sa kaadlaw. Makakapot ka mo, imuhang yuta na inyong damo. Apan, but the story is not just that. I know that for a long time you were desiring to have a plot of land to till. I know Sumilaw. Sumilaw Kisulon. San Vicente, Sumilaw Kisulon. I know the place, I know the faces and the people. In fact, I was asking some of you the names of some people I have befriended, and you said, Juan Felix is long dead. Nakaingon na nga na musta ko, asa si, hindi, asa man si Manong. You did not lose that hope that one day the land will be yours. I know and I'm aware that as Lumans, you were ahead not only of the people who claim that the land is theirs,
tuloy pang nag-uyudihan. Una sa tanan, una pa sa nakaimon. Pinaagi sa tikulo o tanan na ilaha at yudan. Alas, as always happens when people are poor, not only power and riches are stronger than any claim, but sometimes they say the claim is older than the poor. Ang istorya sa yuta niya, dilin ko na ihatag kung takong mabintali. I am not going. There's so much said about it. I will not go detail by detail on the claims of the people. I just know that because of the new comprehensive agricultural land reform, I know that the poor can now claim agricultural land that will be declared as agriculture. Nakahibulog ko, imong katungdanan kini na ang iyong kining yuta ng agiwitan sa pagkuman. Apan pinaagi sa magic-magic sa balaod po, i-declare ka ng industriya. Mura ko sa kapaagi na angkunan ka ng batok sa imuhang pangangyo. Pero ayaw mong takang paglaro. Naay paglaro. Bisan kang magkalisunusunod kita. Never lose hope. Never lose hope. Ayaw magdama ng paglaro. Pinaangi sa pagkakot sa Ginoo kay iyaman ang tanan. Magkakitakat, makakapalkitak, pinaagi aron kineng yuta may umuha na. I say, do not lose hope. There's a way, although in the waste of our land, the laws are loaded in favor of the rich. The poor have a claim, and this is the beginning of our prayer and request. Tilt the law in favor of the poor. They will decide our future. In fact, Jesus said, they will decide, the poor will decide, whether you and I will be saved. Very clear in the Bible that our salvation depends on how we treat the poor. And that's why I shed tears with you earlier this afternoon. Before I end, I would want to make a request. First of all, I want to request all those who are present here and your friends outside to please support the request of these people for their peace of land. Pray and influence others. This is a test case. Will the poor be listened to? I have a feeling it is about time. It will come. Nakaingon ako sa akong pagkamiyok sa mga kaubanato dili. Umanan kamo tanan ug ako sa pagkamiyok sa Ginoo. Namunta kauban ang ina mga kaigsuunan
kaigalaan. Dugangan nato ang pag-apong aron, kauban ang paglao. Mainyo na, imuwala ang yuta. So I ask this of all those who are present in this church of the Jesuit. Please pray. Please support the claim of these people. I will make a second request. Kinyo pa akong ikaduwa ang mahangyo. Kanilang pumitidong, tagatidong, tagatsa sa San Vicente, Sumilao, Kisulon. Naapoy pasahong kaninyo ng usap kasulat. Ang hangyo na ako, dahil dili namang kamusta kanila, sa dili ka magpauli sa atuwa sa bukid nun. Gusto na ako naging kininapong sudan sa Pangulo sa Republika sa Pilipinas, itugyan ninyo sa mismong kabon sa Pangulo. I say, I will make a request, second request, to the people who marks. I have a letter to the President of the Republic of the Philippines, and I want them, hangyo na kamu mismo, umarcha dito aron ihatak kini sa kamot sa atong pangulo. Basa ko naman. The Roman Catholic Archbishop of Manila, the 5th of December 2007, Her Excellency Gloria Macapagal Arroyo, President, Republic of the Philippines. Your Excellency, greetings of peace. I write in the name of the Sumilao farmers. For 11 years, our people, when I was still the Bishop of Bukidnon. The cause that the Sumilao farmers are championing is well known to me. And I know the farmers and their families as well. Rather than go to the details of their claims and other counterclaims, allow me to tell you that in the contest between the rich and the poor, the educated and those that know less, the advantage and the bias always go in favor of the rich and the powerful. Alas, the laws of our land and the machinations around the laws always accommodate the rich and the powerful. He could move and well afford to pay for such legal maneuvers. This reminds us of the great Babylonian deportation, where Nebuchadnezzar deported officers and men, craftsmen and smiths by the thousands. None were left among the people of the land, except the poor, and the land is that even theirs. With the Sumilao farmers from Bukidnon, who for 2 months walked more than 1,700 kilometers, and in the name of other poor Filipinos, we ask that the contested 144 hectares of land be given to the landless tillers of Sumilao, Kisulon from Bukidnon. Thank you for the kind concern.
given to the just claim of the poor. God bless you. Enable yours, Provincial Brothers, Archbishop of Manila, and former Bishop of Malaybalay. Ihatag kani itugyan sa mismong kamot sa atong pamuno. Maybe what they could do is we'll ask some of the priests to make an arrangement just for the president to meet you. These people have no hatred. These people have no violence. I tell that to the people in the palace. These are different people. These are the real poor who will present their prayer to the president. I think they should listen. Oh,
kasalan ka, Santos. Ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ng tubog ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasabit sa iyang kaugalingon, mikuha siya o upan, pipasalamat kanimo, pipikas o pihantag ni ini kadto sa iyang mga tinunan o mayingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kanha, o kini ang akong lawas na itugyan, alam kaninyo. Let's do it.
Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos dahil lisa, dala ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang pusan mo at tujuta. Sa una,